hindi mo napapanis ito. Lagi mo itong sariwa. Alam mo ba? Napagmura, napagkinala ko sa Panginoon, natuto ako. Hanggang ngayon, gawang 12 ang ginagamit ko at natuto ako. Alam niyo, hindi lang pala hinanggan ang Diyos yung katawang panglangit, kundi para masiguro natin na makuha natin yung katawang panglangit, binigyan tayo ngayon ng tagapagligtas natin na matatagpuan lamang natin kay Kristo. Tingnan nyo po, bakit na ginagamit yung salitang lamang, lamang, kalong beses? Kasi po, hindi bago sa Diyos na itong mga tatawagin ng tao, nasa reliyon yan, ha? May inisip yan, may paninindigan yan. Alam ninyo, nakalala ko yan eh. Mayroon akong binahagina na mga 78 years old na matandang babae, sabi ko, ganyan ang pag-iusap ko. Pwede ba kitang kausapin patungkol sa Bible? Aba! Ba't ka kung magkausapin? Matanda na ako. Ako pinaganap sa religyong ito. Dito na rin ako mamamatay. Hindi na. Mabuti yung may tumulito ka. Na malaman. Hindi na kasulat. Sabi sa akin, pag di ka tumitin, sambalin kita. Kita niyo po, napakahina. Sabi ko, isili ko, titingin nyo na. Ay, guys, masakal ka. Ang galing naman tao. Kaya, ako na siya. Kaya nga, kung mapapansin natin, mga kapatid, ganito ba siya ang tao? Ha? Minsan, ito yung original, yung video, wala ka pa dito, ito na yun. Ha? Kaya dito ka naman mamamatay. Ginamit niya ang isip niya, yung paninindigan niya, kasama yung religion niya. Pero dito, wala. Kaya nga ginamit yung salitang lamang, para yung alam sa inyo, na wala ng iba. Ang Panginoon na, Panginoong Isus, kapag-ibig ka na magbigtas ng bawat isa para makuha natin ang katawang paglangin. Tignan nyo po,